frozen ko na pa daw. So, meron ako ditong half kilo. Ito siya. So, bubuksan ko. Actually, bukas na siya. Ito po. Ito ang laman ng... Ito ang kunafa. So, ilalagay ko lang siya dito. Set aside. Then, kailangan po natin siyang hiwa-hiwalayin. Ayan. Kasi buo siya. Kung makikita nyo, buo siya. Kailangan natin siyang tanggalin. Katulad ng ginagawa ko. Hanggang maging, ano siya, hiwa-hiwalay. Mabibili nyo to sa any supermarket dito sa Middle East. Ito pala ay cheese. Kung sa mga hindi po nakakalam kung ano tong tinatanggal ko na to, kung anong hinihiwa-hiwalay ko, ito po ay cheese. Yan. Kailangan po natin siyang hiwa-hiwalayin lahat. Medyo mahirap siya kasi maliliit siya at mga para siyang ano. Kung hindi po natin naano eh, makikita natin, di ba para siyang noodles. Para siyang pangpansit, pero po ito ay gawa sa cheese. So, ito na po ang ating kunafa. Napaghiwa-hiwalay ko na siya. So, parang nagiging ganito po ang kanyang itsura. Ayan. Pagka nagkahiwa-hiwalay na po siya, so, kailangan po natin hiwa-hiwalayin para siya ay maluto ng mabuti. Saka po naka-prepare po ako dito ng half cup of oil. So, imimix lang po natin siya. Papakita ko sa inyo ang paano ang pag-mix. Yun lang po. Para sa ating syrup, kailangan po natin ng 2 cups of sugar and 2 cups of water and the squeeze of lemon. So, hintayin lang po natin siyang mag-boil and for 2 minutes and set aside. Ating kunapa pagkatapos ko pong ilagay yung half cup of oil. So, kailangan po natin i-separate pero para kasi ilalagay natin sa ilalim saka sa ibabaw, but make it sure po na mas marami ang nasa ilalim kasi nasa ibabaw. So, yan po, pinaghiwalay ko siya. Ito yung ilalagay ko sa ibabaw at ito yung ilalagay ko sa ilalim. Sa paggawa po ng kunapa, pwede kayong maglagay ng walnuts, pistachios, or ng cream. So, ngayon, ang ilalagay ko po ay napakasarap na cream. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko gagawin ng cream at paano ko siya lalagay. So, ngayon po, naka-ready na po ang aking Pyrex. Dito po natin ilalagay ang kunafa. So, pwede kayong maglagay ng oil, ng ghee, or ng butter. So, ngayon, naglagay po ako ng butter sa gilid. Spread lang po natin yung butter. Then, ilalagay na po natin ang ating kunafa. So, ayan po, ilalagay ko na. I-spread lang po natin ang ating kunafa sa ating Pyrex. Ito po yung ano... yung sa ibaba niya, yan. Ikalap lang po nating mabuti. Make it sure po na lahat ng gilid ay malalagyan itong kunafa. So, dapat po natin siyang, yan, yung ginagawa ko. I-push po natin siya sa baba para maging lapat siya. Yan po, i-push lang natin siya na ganyan. Saka po huwag tayo maglalagay ng anumang awang. Dapat talaga sinsin. Sinsin ang pagkakalagay natin. Yan, sa gitna, sa gilid. So, ito na po, kung makikita nyo, nakasinsin na po ang ating kunapa. Yan, ipupush lang po natin. Make sure wala siyang mga uwang. So, kailangan sinsin po ang pagkakalagay. At kung makikita nyo po dito, meron akong butter. So, ilalagay ko lang siya, i-spread ko siya sa ibabaw. Yan. Ilalagay ko lang po siya sa ibabaw. Mas maganda po kung butter nyo ay melt na. So, yan, kailangan po natin siyang i-spread. Sa ibabaw po. Ayan. Maliliit lang po ha. Small lang ating pwedeng ilagay. Sa, basta kahit ano po, konti lang. Basta importante malagyan lang po natin ang ibabaw ng butter. So, ngayon nga, ipapakita ko sa inyo paano ang paggagawa ng ating cream. So, ang kailangan po natin ay ang ating milk. 2 cups of milk. Ayan. So, lalagyan uli natin ng milk. So, sa milk po, kailangan natin ng 2 cups of milk. Kahit ano pong milk, basta ibap. Ayan. So, kailangan din natin ng 3 spoon wheat flour. At ang ating 2.5 spoon of corn flour.
At kailangan din nating lagyan ng 3 spoon of sugar. White sugar. So, meron tayo ditong thick cream. Ito po ang kailangan natin sa paggawa ng cream. Ayan. Kung makikita nyo, thick cream po siya. Ayan. So, kailangan din po natin. Pero itong not salted cheese, mozzarella cheese, is an optional. Depende po sa inyo kung gusto nyong maglagay ng cheese. Pero ako kasi mas gusto ko yung may twist, mas gusto ko yung may cheese. So, maglalagay po tayo nitong additional. Next ingredients, ilalagay lang po natin in a low heat. Ito na po ang ating ingredients para sa ating cream. So, hintayin lang po natin siyang lumapot. Kailangan po lumapot. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa mag-thick ang ating cream. Ayan. Pagka malapot na po ang ating cream, lumapot na siya, saka po natin siya ilalagay. Saka natin ilalagay ang ating thick cream. So, para po kasakalaman ng lahat, pwede rin kayong mag-add ng rose water. Since hindi po ako mahilig sa rose water at hindi ko gusto ang lasa, hindi po ako nag-add. Yung rose water po para po yun sa lasa. Ito na ang ating cream. Ayan, nakikita nyo, sticky siya. Ngayon, i-add ko ng ating thick cream. Half lang siya. Half ng pack na to. So, ito na po ang ating kunapa at ito ang ating cream. So, ilalagay ko lang po ang ating cream sa ibabaw ng kunapa. So, ayan, i-spread lang po natin. Ikakalat lang natin ang ating cream. So, ito na po, nailagay ko na po ang ating mozzarella cheese sa ibabaw. Then, ang ating remaining na kunapa, kailangan po natin ilagay uli. Ayan. Kailangan yung kalat-kalat po siya, saka sim-sim po ang ating paglalagay sa ating kunapa sa ibabaw. Dapat po talagang nakasinsin po. Ayan, kung nakikita nyo, ipunupush ko po siya pababa para po maging sinsin sa gilid, sa gitna. Ayan. Para po maluto mabuti ang ating kunapa, walang matirang hilaw. Ayan, kung nakikita nyo po, ayan, ipush lang po natin sa baba, sa gilid. Kailangan talagang sinsin ang ating pagkakalagay sa kunapa. So, yung mga natira po, pwede rin po natin siyang ilagay ulit. Yan. Ilalagyan ko po ngayon yung mga gilid. So, ito na po ang ating kunapa. It's ready. So, ilalagay ko na po siya sa oven. Sa gitna lang po at make it sure low heat lang, up and down. Magkasabay po ang up and down. Then, wait lang po natin hanggang mag-golden brown ang ating kunapa. Yung pinaka-ibabaw po dapat mag-golden brown. So, ito na po ang ating oven for 20 to 25 minutes. So, kailangan po natin ilagay ang syrup habang mainit pa ang ating kunapa. Ayan, kung naririnig nyo, umaano-ano pa ang ating kunapa kasi mainit pa siya. Fresh came out from the oven. Ayan. Ayan po. Pwede nating hanguin ng kunapa pag ganyan na siya ang kulay niya, pag brown na. So, kailangan nating hiwain ang ating kunapa habang ito ay mainit pa. Ayan, depende na po. Bahala po kayo kung anong gusto nyong hiwa, kung ganong laki ang gusto nyong hiwa.